Eto na nga yata ang paborito kong vlog. Dahil pupunta kami sa beach. Sobrang aga pa nga lang ay ginising ko na agad ang anak ko dahil nagigising siya ng alas 12 na ng tanghali. Kaya wala na kaming time para mag-prepare kung ganun ang gising niya. Time check muna tayo. Time is 9:30 ng umaga at naghihintay kami ng bus. Hindi ko alam kung anong oras na kami makakarating sa paroroon na namin. Ako nga pala yung tipo ng ayaw kong bumiyahe ng malayo at matagal lalo na pag traffic or walang maupuan dahil nahahassle ako or napupunan. Ako. Pero dito sa Australia ay maraming banyo at palaging may tissue ang mga banyo kaya naman hindi ako nahahassle. Ang tanging kalaban lang ng mga commuters na katulad ko dito sa Australia ay ang pag-iintay ng bus at pag-iintay ng train. Ready na nga kami, may tubig na siya, may napi na siya at meron na siyang mga laruan. Nakalagay na sa stroller para hindi ko nabibitbitin at eto na nga dumating na nga ang bus. Ganito nga palang itsura ng bus sa Australia. Hindi namin magwato sa Pilipinas dahil napakahirap nga mag-commute sa Pilipinas kapag may dala kang bus. Kaya naman dito ay komportable kaming gumala kahit nagko-commute lang kami. Gusto pa nga akong i-holding hands ng anak ko at talaga ng mga kilig na kilig pa ayo. At parang nakasabay nga namin si Mika Salamanca. Magandang dila. Ay, wag ganun, bad yun. Makalipas ang 30 minutes ay dumating na kami sa train station. Manghang-mangha ako sa train nila dahil bullet train talaga. Wala, napakabilis. Okay, tangkita nyo sa bilis. Ngayon ko palang pinapakain si SS dahil hindi ko siya napakain pag gising niya at nagmamadali kasi kami. Nahabol namin yung oras ng bus. May oras kasi ang pagdaan ng mga bus sa bus stop. Eto nga pala yung loob ng train at hindi siya crowded. Niminsan na hindi ko pa nakitang napuno ang isang train dito sa Australia. Pababa na kami ng train at excited na excited ako dahil... Ay, si baby pala excited na excited dahil mag-beach na kami sa wakas. Dito sa mga oras na to ay meron kaming nakitang police. Kinabahan nga ako kasi palagi akong hindi nagtatap. Buti na lang at nagtap ako ngayon. Dito ay may nakita akong apat na taong nahuli ng mga police. Ay, patay kayo ngayon. Fine kayo ng 200. Pag nahuli kayo ng police ay magpapain kayo ng $200, ganong kalaki, kaya lagi kayong magtap pag sasakay kayo at magbababa kayo. Pagkatapos namin sumakay ng train ay sasakay naman kami sa tram. Ito naman yung parang, ewan ko ba sa tram ang tawag nila, dito lang yung umiikot sa loob ng Newcastle. At syempre gamitin natin ang pagiging Pilipino natin, marites muna. Apat na kabataan ang nahuli, usually kasi sila talaga yung mga hindi nagtatap, tapos pag magpa-fine sila, ipapa-fine nila sa magulang nila, o diba lupet? Ito yung itsura ng tram dito at nahilo na nga kami kakapasalin-salin sa saang-saang train at bus. At eto nga kami sa loob ng tram at meron kami mga kasabay. Kung makikita nyo, pak naman talaga ang mga suot nila ate. At andito na nga kami, may nais patan agad ako. Ayan, may nais patan agad ako mga ibon. Ayun, mga ibon ang dami. Sa sobrang excited ko nga, ay hindi ko pwedeng kalimutan ang aking salamin. Ito ang aking sandata sa init para hindi mahuli. Ay, talaga naman, hindi kita ang mata kung saan nakatingin. Dito sa mga oras na to, ay akala ko ipapalapit sa akin si ate. Yung pala ay hinahabol ang kanyang bola. Parang ang sarap maglaro ng volleyball pag ganito mga kaloro mo. Oh. Nakuhanan ko nga pala si ate na gumagamit ng pinagbabalik. Bawal na technique, ayan. Baka nga naman napuno lang ng buhangin kayo naman. Oop, ang ganda ng pagkaka-receive. Bigyan mo nga ng magandang toste. Ay, natapon ng sabaw. At nakita nga ako nila ating ng bibidyo kaya naman napatakip sila ng kanilang mga puwet. So sobrang haba nga ng video na to ay magkakaroon pa ng part 2. Abangan nyo yung part 2. Salamat.